Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ika-4 sa buwan ng Oktubre taong 2017. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, Puerto Galera Municipal Councilor Melchor Arago at 15 anyos na anak patay sa pamamaril. Mga sospek, arestado na. Pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections, inaprubahan na. At Marine Protected Area Day, matagumpay na ipinagdiwang. Sa detalye ng ating mga balita, ginanap ang kick-off ceremony ng celebration ng Cooperative Month na may temang empowering the poor and the vulnerable towards inclusive growth and sustainable development sa Ormeca Solidarity Hall, ika-3 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ito ay bilang pagsunod sa Proclamation No. 493 kung saan ipinag-uutos na magkaisa ang mga kooperatiba sa bansa upang makatulong sa pagtataguyod ng ekonomiya. Sinimula ng programa sa isang misa kasunod ang maikling parada kasama ang iba't ibang kooperatiba sa lungsod at lalawigan. Dumalo rin si Vice Mayor Hil Ramirez at Mayor Arnon Panaligan upang magbigay ng kanilang mensahe at suporta sa selebrasyon. Nagkaroon rin ng health forum na pinangunahan ni Dr. Jocelyn Muli Marcos kung saan tinalakay niya ang pag-iwas sa diabetes. Kasabay naman ito ay ang bloodletting sa pahipagtulungan ng Oriental Mindoro Blood Council at Medical Mission Group. Umabot sa 21 mga donors na mga empleyado galing sa iba't ibang kooperatiba. Sa mga susunod na araw ng Oktubre, magsasagawa naman ng iba't ibang events upang patuloy na ipagdiwang Cooperative Month. Kabilang na dito ang synchronized tree planting, pagbisita sa Aruga Kapatid Foundation at palarong langlahi. Nagbigay naman ng mensahe sa kanyang mga kasama si Calapan City Cooperative Development Council Chairperson Jaime Garong Jr. Ang message ko lang sa aking mga kasama, ating bilang isang leader ng mahabak sa ating mga kooperatibang ginagampanan, ginaaniban, ay ating pagpatuloy ang ating serbisyo at itaguyod natin ang programa na may bibigay natin sa ating mga member ng ating kooperatibang ginaaniban. Sa ibang balita, kinilala ang TESDA Oriental Mindoro bilang best operating unit sa buong rehiyon ng Mimaropa sa ginanap na quarterly planning assessment program para sa 3rd quarter ng taon. Ika-3 ng Oktubre nang ganapin ang pagkaparangal sa iba't ibang eskwelahan at opisina ng TESDA sa Mimaropa. Nasugit ng TESDA Oriental Mindoro ang nasabing parangal base sa kriteriya na PEGASE. Ito ang basehan kung nagawa pa ng ayos sa mga TESDA schools ang kanilang mga layunin na makapagbigay ng trabaho sa mga nangangailangan. Dinaluhan ng programa ni TESDA Mimaropa Regional Director Carlos Flores, mga provincial directors mula sa mga probinsya sa rehiyon at mga representatives mula sa iba't ibang TESDA schools. Ginawaran din ang TESDA Oriental Mindoro ng special commendation matapos itong manalo ng 5 major institutional awards sa ginanap na TESDA anniversary. Ang iba pang nanalo ay ang Puerto Princesa School of Arts and Trade na nanalo ng Best TESDA Technology Institution, Banjo Hernandez ng Oriental Mindoro na nagkamit ng Best Provincial Office Monitoring of Information System Focal, at si Jovelyn Malchor ng probinsya ng Roblon na siya namang Best TESDA Technological Institute Monitoring of Information System Focal. Bukod sa pagbibigay ng parangal sa mga nanalo, tinalakay din ng mga posibleng maging proyekto ng TESDA Mimaropa na makapagbibigay ng mas maraming pantrabaho sa mga mamamayan. Ang tabayanan ng iba pa mga balita sa amin po, Kabalik. Now at our new upgraded internet packages at affordable prices. 2 MB, 1,299 per month. Fast and reliable internet connection. No phone line needed. No antenna. Instant log on.
Unlimited data usage. Unlimited data usage. Plus, you can enjoy over 80 power pack cable TV channels with superb quality signal. Hurry! Apply now at TVNet Office, Unit D, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City. With telephone numbers 043-288-4240 or 441-3182. So what are you waiting for? Get connected now! The best performance on the road is not just about speed. It's also about efficiency. Together with Ferrari, we've developed a new and improved Shell V-Power to bring the best out of your drive, whether on the racetrack or on the city road. Whatever your drive is, go well with our best performance and efficiency. Sumailalim sa earthquake at fire drill ang mga mag-aral ng Mindoro State College of Agriculture and Technology main campus sa Alcatel Victoria umaga ng ikatatlo ng buwang kasalukuyan. Pinangunahan ang aktibidad ng BFE Victoria sa pangunguna ni SFO4 o Senior Fire Officer 4 Amancio de la Luna kung saan bago ang actual na drill. Sumailalim muna sa orientasyon ng mga mag-aaral hinggil sa mga mahalagang bagay na dapat tandaan sa sunog o lindol, kabilang na mga paraan upang makaiwas sa sunog, do's and don'ts kapag may sunog o lindol at marami pang iba. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Minister President Dr. Jed Zamora ang kahalagahan ng pagiging handa sa mga sakunang tulad nito. Anya, hindi ka naniligtaan ng eskwelahan ng importansya ng pagbibigay ng kaalaman at kasanayan sa mga guro, mag-aaral at sa lahat ng bumubuo sa institusyon upang maging handa sila sakaling magkaroon ng sunog o lindol. Matapos naman ang lecture, sinagawa ng actual drill kung saan mula sa mga silid, nagtungo ang mga mag-aral at guro na sa quadrangle ng paralan na siyang itinalagang safe area. Bagamat drill lamang, ipinakita naman ng marami ang kanilang seryosong pakikilahok dito. Sa uli, naging matagumpay sa kabuuan ng aktibidad na isinasagawa kada quarter sa kahilingan na rin ng institusyon. Sa ibang balita, nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 10952, ang batas na nagpapaliban ng October 2017 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections sa Mayo ng susunod na taon. Kaugnay nito, naglabas na ng memorandum si COMELEC Chairman Andres Bautista, ika-apat ng Oktubre na nagsususpindi sa lahat ng aktibidad na may kaugnayan sa October 23, 2017, Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Ang bagay na ito ay pinababatid na ng COMELEC sa mga konsernadong tao at tanggapan, kabilang na ang kapulisan na nauna ng nagsagawa ng COMELEC checkpoint nitong nandaang araw. Samantala, ayon kay Calapan City Acting Election Officer Nestor Salvacion, bago ito, naihanda na anya nila ang ilang kakailanganin para sana sa eleksyon, gaya ng Election Day Computerized Voters List at Precinct Computerized Voters List, ngunit dahil sa pagkapaliban ng naturang halalan. Matapos maisaayos ang ilang mga bagay kaugnay nito, maaari anyang balik sa voters registration ang mga gawain sa COMELEC. Tama na pinirmahan ni Presidente Duterte yung bill postponing the barangay and SK elections. Mm-hmm. Ito ay naging batas na Republic Act 10952. Una talaga nagkaroon tayo ng registration dito sa opisina, maging sa mga barangay na sakop ng Calapan City. At pagkatapos ng registration ay yung tungkol naman sa yung Board of Election Teller na kung tawagin natin na Electoral Board ngayon. At nagbigay na naman ng listahan ang ating mga kasama sa Department of Education, Calapan Schools Division of Calapan City. At sa ngayon ay nasa amin ang listahan at sinecheck na namin yung status nila whether they are registered or not. At pagkatapos noon ay nakapag-imprenta na rin ng tinatawag na Precinct Computerized Voters List at Election Day Computerized Voters List. Registration ulit ng mga panibagong botante. Yung mga hindi pa nakarehistro, yung gustong magpa-reactivate kung saan sila ay dalawang beses na hindi nakaboto sa dalawang sunod na election, ay pwede silang pumunta dito sa COMELEC para magpa-rehistro muli. Sa araw kung saan sasabihin ng COMELEC
natuloy na yung registration. Sa huli, dahil sa postponement, alinsunod na rin sa inaprobahang batas ng Pangulo, mananatili sa pwesto ang mga incumbent barangay officials, maliban na lamang kung matatanggal o masususpindi. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Sa pagkapatuloy natin mga balita, patay sa pamamaril si Puerto Galera Municipal Councilor Melchor Arago. Nadamay rin at napas lang ang kanyang binatilyong anak. Naganap ang pananambang sa barangay Tabinay sa mismong harapan ng bahay ng mga biktima. Magbabalita si Jake Viray. Patay sa pamamaril ang mag-amang sina Puerto Galera Municipal Councilor Melchor Arago at ang 15 taong anak na si Kenneth. Nang tambangan ang mga ito sa kanilang bahay ikatatlo ng Oktubre, ganap na alas 3:30 ng hapon sa Barangay Tabinay, Puerto Galera. Batay sa PNP report, ayon sa mismong nakakita sa mga pangyayari, nasa loob ng kanyang sasakyan si Konsehal Arago na nakapark sa loob ng kanilang tahanan nang may dumating na di kilalang dalawang lalaki lula ng itim na motorsiklo at biglang pinagbabaril si Arago. Papalabas rin noon ang anak nitong si Kenneth na tulad sa ama ay walang habas ring pinagbabaril ng mga suspek. Base pa rin sa report, nagtamo ng 3 tama sa ulo ang anak na lalaki at bumulagta sa kalsada, habang si Konsehal Arago naman ay may 7 tama ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan. Naka-recover din ng SOCO team sa lugar ng pinangyarihan ng 10 pirasong fired cartridge ng caliber 45 at 7 deformed slugs ng nasabi pa rin kalibre ng baril. Samantala, agad namang ipinag-utos ni Mayor Rocky Ilagan ang isang massive manhunt operation laban sa mga suspects. Ayon sa punong bayan, mariin nilang kinukundina ang ganitong uri ng karahasan sa kanilang bayan. Higit lalo aniya, hindi katanggap-tanggap ang pagdamay at pagpaslang sa anak nitong si Kenneth. Si Melchor Arago, 52 taong gulang, ay nasa kanyang huling termino bilang municipal councilor. Nauna dito, naglingkod rin si Arago bilang barangay chairman ng Tabinay, Puerto Galera. Samantala, ilang oras lamang ang pagita, nadakip rin kanina madaling araw ng Sancho Doro at Puerto Galera Municipal Police Stations ang 2 suspect na lula ng puting van mula Puerto Galera patungong lungsod ng Calapan. Nagbabalik si Jake Viray. Makalipas lamang ilang oras ng pamamaslang sa mag-amang kina Konsehal Melchor Arago at anak na si Kenneth sa mabilis at masinsing manhunt operation ng Puerto Galera MPN sa pangungunan ni Police Senior Inspector Teofilo Awingan. Agad ring naaresto ang 2 suspect ganap na resto si Imedia ng madaling araw a 4 ng Oktubre. Hinilala ang mga suspect na sina Tirso Manlangit Tito, 39 na taong gulang, may asawa, driver at residente ng barangay Tambol, Lipa City, at Rogelio Soto sa Santo Tomas, 47 taong gulang, may asawa, construction worker at residente ng barangay Bugtong, Lipa City. Ayon sa pulisya, lula ng puting van ng mga suspect galing barangay Villaflor, Puerto Galera, patungong Calapan City nang madakip ito sa bayan ng Sancho Doro. Dahil na rin sa alarma o ibinabang manhunt operation laban sa mga suspect at sa koordinasyon ng Puerto Galera MPS, nagsagawa ng isang choke point ang Sancho Doro MPS na pinamumunuan
tinuan ni Polisinyo Inspector Arsenio Abo. Dito na nasa kote ng nasabing operatiba ang dalawa. Agad naman dumating ang Puerto Galera PNP kung saan ay itinurn over ang mga nadakip. Ang mga suspect ay positibong kinilala ng isang witness habang nangungulekta ito ng mga bote at scrap metal sa harap mismo ng bahay ng mga biktima. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Puerto Galera MPS sa mga arestadong suspect habang patuloy pa rin isinasagawa ang malalim na investigasyon. Inihahanda na rin ang kukulang kaso laban kina Tito at Santo Tomas. Samantala, agad namang naglabas ang kanyang pahayag si Governor Alfonso Umali Jr., direktiba ng gobernador sa Provincial Police Office, agar ang magsagawa ng masusing investigasyon, di lamang sa pangyayari kay Puerto Galera Concejal Melchor Arago at anak nitong Binatilio, kundi kasama na rin ang pagpaslang kay Rojas Vice Mayor Jackson D. Narito ang pahayag ng gobernador. Masusing investigasyon, ito ang atas sa Gobernador Alfonso Umali Jr. sa Provincial Police Office kaugnay sa naganap na pamamaslang kay Puerto Galera Councilor Melchor Arago at sa anak nitong Binatilio. Kasama na rin dito ang kaso ng pagpatay kay Rojas Vice Mayor Jackson D. nakaraang buwan lamang. Nananawagan rin ang gobernador sa mamamayan na manatiling kalmado ngunit mapagbantay upang matiyak na wala nang ganitong pangyayari ang mauulit pa saan mang lugar sa lalawigan. Narito ang pahayag ni Governor Umali. I call on authorities to bring the perpetrators of these crimes to justice. I have instructed the PNP Provincial Police Office to thoroughly investigate these isolated cases and make sure that justice would be served to the bereaved families. In fact, a special investigation task group was created to look into the killings. I also call on the citizens to remain calm yet vigilant to make sure that no similar crime will be committed. I request on them to report suspicious personalities or activities in their area to concerned law enforcement agencies. Tampo kayo pa mga balita sa amin po pag-ubayin. Alam mo, hindi tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisapatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka lang ha, kulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Supported by the PCTA. Sa ibang balita, matagumpay na natapos ang isang linggong selebrasyon ng Marine Protected Area Day, a 28 ng Setyembre, hanggang 4 ng buwan kasalukuyan na may temang malasakit para sa karagatan ating pananagutan. Panawin pandangal sa pagtatapos ng pagdiriwang si Mayor Arnan Panaligan at Vice Mayor Hil Ramirez na pawang nagpahayag ng patuloy na suporta sa pangangalaga sa yamang dagat sa lungsod, lalo na iyong mga idineklarang Marine Protected Areas na kinabibilangan ng Harca Piloto Fish Sanctuary sa Long Calero Seagrass and Corals MPA at si Lunay Mangrove Conservation and Eco Park. Naroon lamang naman po yung satisfaction namin. Kapag nakita po namin yung aming ginawa, pinaghirapan, pinagtulong-tulong ang ating lahat, ay nagbunga ng isang mas makatotohanang resulta na alam po natin pakikinabangan nating lahat at ang susunod na generasyon. Naroon lamang po yung balik na kasiyahan.
sa aming mga namumuno. Salamat Sir Willie sa iyong pagmamalasakit at sa iyong tuloy-tuloy na programang nakikita natin yung improvement. Salamat sa grupo ng Hayuma. Salamat sa mga barangay captains. Salamat sa Maritime. Salamat sa Coast Guard. Salamat sa inyong lahat. At huwag tayong bibitaw. Dapat nakita natin umangat at nakikita natin yung pinaghirapan natin, yung mga asenso na mas lalo po natin galingan para hindi lamang po sa drawing nakikita yung kapakinabangan. Maramdaman ito ng mga taong makikinabang sa biyaya ng karagatan. Naapektuhan ang ating marine life pag-urbanize ang lugar, di ba? Kasi siyempre, discharge ano, mula sa mga bahay natin, mga commercial establishments. Pero yung katotohanan na dumami ng isda, magandang balita yan, ibig sabihin ay successful yung ginawa natin na mga efforts ng manakarang panahon para maibalik sa dati yung ating yaman dadat. Kaya congratulations sa iyo lahat kasi kayo ang may kagagawa nito. Ha? Kayo ang partner, kayo ang nagpursige nito. No? Ang city government, ang aming papel ay kumbaga sa nagbabangka. Kami yung taga-turo ng direksyon, di ba? Kayo naman ang taga-sagwan. Eh kung wala nagsasagwan, kahit kami nang nakonekturo ng turo, ay hindi lalakad yung bangka, ano? Ito na ang ika-apat na taon ng selebrasyon ng MPA Day kung saan tampok ang Inter-Barangay Kayak Tug of War at Inter-Town Kayak Race. Kampiyon sa Tug of War ang Barangay Nabotas, second placer ang Silunay at ikatlo ang Wawa. Samantala, sa Kayak Race, kampiyon rin ang mga taga-Nabotas sa silang kinatawanan ng lungsod ng Calapan. Ikalawang pwesto ang San Teodoro at ikatlong pwesto ang Pola. Iginawad rin ang premyo sa mga mag-aral na nagwagi sa slogan at poster-making contest, kung saan pawang nanguna si Trunks Cortez ng Kanubing National High School. 10 katao rin ang nanalo ng tigi 1,000 piso sa raffle. Sa uli, labis ang pasasalamat ng City Environment and Natural Resources Department, Fishery Management Office, sa paumuno ni Department Head Wilfredo Landicho sa lahat ng sumuporta sa pagdiriwang ng MPA Day, kasabay ang panawagan ng patuloy na pangangalaga ng mga mamamayan sa mga MPAs. At maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube, ito ay Flamang Po ang TVNet Newsline. Samantala, sa atin pong Christmas Countdown, 82 days na lamang po at Pasko na. At yan po ang kabuuan mga balita na kalap ng Newsline Staff and Group para sa araw na ito. Para pa sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 0432884240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Mel Francisco. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.